Hello guys, welcome to my channel, Ginmix Vlog. Nandito po tayo sa piggery ni Ate Glo para ibahagi sa atin kung paano mag-alaga ng inahing baboy ayon sa kanyang experience pagkatapos nitong intro. Napakahirap bago palaki ang mga tiig dahil kay before na siya ay mga na kailangan bantay-bantayin mo siya para hindi mawala ang mga tiig, maging malusog ang kanilang katawan. Kailangan bantayan mo sila para yung iba, yung isa namatay kasi akala nung isang tiig dede pa rin yung puso, ngayon maubusan ng dugo kaya yon namatayan ito ng isa. Pero after 3 days naman, marunong na silang pumunta doon sa kanilang kuna, marunong na silang pumunta sa kanyang nanay, kaya medyo maalwa na. Ang mahirap lamang yung isa, dalawa, tatlong araw na ilalagay mo sa kuna, para ilalagay mo sa dede ng ina, yun lang ang mahirap. Pero pag nasanay na sila, okay na. Napunta na lang sila sa kanilang kuna. Pag tinatawag ng ina na siguro magpapadede na siya, nababaan na sila sa kuna at siya, kilera na sila dahil ng pagdede. Ganun lang. Pero sa pumero, talagang mahirap. Kasi minsan naiipit, kaya kailangan. Alam mo nang malapit ako, mga talagang aalagaan mo at babantayan mo. Kasi merong baboy na hindi pa niya due date ay naanak na, tulad ng isa nanay nilahin. Ang due date niya ay 3, umulat siya 3-7. Ang anak niya ay 15. Ngayon, ito, yung baboy na ito, palibhasa, pupunta ako ng Palawan. Ang due date niya ay 6, pero umanak siya ng 3. Dahil nabasa ko sa YouTube na kung gusto mong umanak agad ang baboy, huwag mong pakainin. Medyo nagugutom siya kasi pagka nagugutom ang baboy, ang mga biik na sila ay nagugutom. Ilabas mo na kami, nag-uutos ang mga biik na sa inahin na ilabas na sila kasi nagugutom sila doon sa tiyan. Kaya yan, pagkatapos, pag tama-tama at stress siya ay nalanap. Nagsimula siya ng gabi, nag-labor. Natapos siya ay alauna ng madaling araw. Labas na mga ang mga inuman. Pagkatapos, every 3 hours, bibisitahin mo siya kasi baka mamaya naipit o saka dedede siya. Every 3 hours, bibisitahin dito at pagdededehin mo, ilalagay sa kuna. Pagka nailagay sa kuna at dedede, lagay mo ito sa nanay. Basta every 3 hours, bibisitahin mo. Kaya medyo ang pag-aano ng bag ng bilahin. Ang pagpapanak ay medyo din talagang intindi mo. Kasi doon makikita, kapag namatayan ka, syempre, masakit din sa kalooban mo na mamatayan ka. Kaya kailangan medyo busy-busy ka sa kanila. After 3 days naman, marunong na silang umakyat sa una, marunong na silang, pag tinawag na ng ina, siya, pupunta na yung diya sa kanya at dede. O, pag yan naman ay busog na, siya, alis na sila. Pupunta na sa kuna. Pero ngayon, bakit sila inaan dito sa ibabaw ng kanyang ina?